Good day, mga kawan. Happy International Nurses Week po sa lahat ng mga nurses dyan, sa mga nanonood dyan. So, kahit anumang kulay, anumang lahi, Happy Nurses Week po. For this video po, gusto ko lang po magbigay ng present po sa ating mga Filipino nurses. I wanna bring change po in a way na kaya kong gawin through social media. I wanna influence po something na baguhin sa culture natin mga Filipino nurses. Kasi working sa Singapore and working dito sa US, dito ko lang nalaman na parang aping-api or luging-lugi talaga tayo mga Filipino nurses. And for this video, gusto kong ibahagi and sana ma-influence ko yung management style natin sa Pilipinas. Ito po ang aking listahan ng things I wanna change sa culture natin mga Filipino nurses. Number one po, protect your nursing staff. Yung culture natin sa Pilipinas kung saan nagalit-galit ang doctor in public sa mga nurses and sinisigawan and pinagsasabihin na mali yung ginawa mo or all those things, those po ay dapat po hindi talaga mangyari. That is definitely uncalled for, unprofessional, and unethical po sa ating mga Filipino nurses. And I would say po, definitely traumatizing hanggang ngayon. Lahat mo ng mga doctor na nagalit sa akin before, nasa isipan ko pa rin hanggang ngayon. And it's been like 10 years na wala ako sa Pilipinas, diba? Yung management should be the first one to take care po or protect yung mga nurses against sa ganitong mga doctors. If may issue po yung doctor sa inyo or sa quality ng care na binibigay ng nurses, dapat si head nurse or si supervisor po ang dapat mag-face sa kanila. So doon sila dapat mag-complain, hindi directly doon sa mga nurses. Kasi yung mga nurses naman, hindi naman directly under sa mga physician ng doctors eh. Under sila sa nursing management, diba? So dapat may chain of command yung fina-follow. So dapat ganun talaga. Kasi dito sa US, working for like 4 years now, never pa ako pinagalitan or parang sinabihan ng doctor dito. Kasi hindi nga ako dapat yung directly nila kausapin, kinakausap nila yung supervisor if may issue ako. So never ever akong napagalitan dito. So super thankful ako sa ganun scenario kasi ibang-iba versus sa culture natin kung saan parang takot ako sa mga doctor sa Pilipinas eh. So dito sa US, parang pantay lang yung touring namin eh. Binabati yung doctor, parang hi, hello, minsan first name basis, nagkabintuan, chikan. So, walang pareho sa atin na parang may superiority complex yung mga doctor sa atin. Na yung tipong papasok sila, parang mababaw, bibigyan ng chart. Dito, hindi ganun. You are like on the same level sa atin. Kung may kailangan ka chart, upo ka doon, kunin mo yung chart. May kailangan ka, kausapin mo ako ng matino. So, ganun dito. And I really want this to happen sa Pilipinas din kung saan nakaka-work tayo ng freely na walang anxiety. And this can change if management steps up and protect yung mga nurses nila and baguhin yung culture. And adding po to that, if napagalitan ng doktor yung nurses in public dito, si nurse pwede lumapit kay HR and si HR magkakaroon ng discussion with the doctor. Si HR na po bahala mag-discipline doon sa doktor na yun. And most of the time, syempre, babalik yung doktor, mag-a-apologize doon sa nurse. Kasi if tama yung nurse, walang problema, and may ginawa talaga maling doktor, wala, you have to bow down or face the consequences. So ganun, yun gusto kong mangyari sa Pilipinas, involve yung HR. Si HR dapat mag-protect din sa ating mga nurses kasi wala, pare-pare tayo nagkatrabaho. So we should have a safe working environment na kung saan comfortable tayo mag-work. Then number two, ito po yung pinaka-hate ko talaga sa Pilipinas. Shift mo, order mo. So, I really hate this culture po sa ating mga Pilipino. Ito yung kung saan, minsan kahit 1 minute na lang sa time clock, darating yung doktor sa mag-order, ang gagawin ng next shift, sasabihin na, sa'yo yan. Ikaw mag-continue yan, hindi ko i-fill up yan, o hindi ko i-carry out yan. Diba? Yun yung typical na linya talaga sa ating Pilipinas na ayaw na ayaw ko talaga. Dito sa US, makawan, hindi ganun. Continuity of care po, kaya if may order na ganun, pwedeng ipasa sa'yo yun. Usually, kahit mga 30 minutes to 1 hour, minsan pinapasa nila. Which is tama lang naman. Kasi if hindi mo nagawa sa shift mo, kaya nga pinapasa sa'yo eh. Kasi ikaw mag-carry out, magkukontinue ng care. So, parang ganun. So, that should be the case din sa atin sa Pilipinas. Ang worst pa sa atin sa Pilipinas, mga kawan, is, yun na nga, pinapaano na nga sa'yo, di ba? Pinapakontinue. Tapos mag-stay ka, mag-endorse ka pa, gagawin mo paperwork and all that. Tapos, yung overtime period mo is hindi bayad. Diba? Usually ganun yung sa atin sa Pilipinas eh. I'm not sure if ganun pa rin ngayon, but that was the practice back then. So, hopefully may changes na nangyari. Dito kasi, per hour yung rate namin. Kaya kung anong oras kami nag-time in, tapos nag-clock out, bayad yun. Tapos kung naglagpas ng 40 hours sa isang week, overtime yun considered. So, compensated. Kaya minsan kung mag-stay ako ng longer time, okay lang sa akin eh, kasi bayad eh. Lalo na kung kailangan ko ng pera, minsan magbabagalan ako para ma-meet ko yung numbers. Para-paraan. Sayang din kasi paminsan eh. So, ayun talaga. Pag minsan gusto ko mag-push or gusto ko na lang ng pera. So,
sa Pilipinas kasi hindi ganun, di ba? So, super stressful na nga na ang daming i-carry out. Minsan yung mga kumag na doktor, yung iba, hindi lahat ng doktor, ibang kumag ng doktor, yung darating talaga, isang buong page talaga. Bakit talaga? Di ba? I remember before na I had to go home at 1 a.m. or after 1 a.m., 1:30 a.m. ata yun eh. Dapat mag-end yung shift ko 10 or 11. So, dahil sa work na yun, I have to stay kasi ang daming gagawin eh. So, yun sa culture nga natin na dapat i-continue mo talaga eh. Every last one. And also, busy din yung succeeding shift. So, parang hindi ko rin ma-blame na hindi ko gawin yun. Pero by right, hindi na rin dapat eh. Kasi super late na eh. Plus, papasok ako ng 7 a.m. the next day. So, parang may 4 to 5 hours lang ako ng sleep sa after ng shift na yon. So, it is definitely unethical. So, hindi ko malalaman na mali pala yun kasi hindi pa ako nakapunta sa abroad. Dito ko lang nalaman na mali pala. You should not stay talaga longer than you need to. Kasi nga, eto lang yung time mo. Dapat may work-life balance. So, you should leave things as is. Kung may extend ka man, hindi masyado. So, yeah, you have to set boundaries. So, I wish yung management natin magkaroon ng changes kung saan hindi in-encourage yung shift mo, order mo. Dapat yung continuity of care. Pa-comment below kung ano yung latest na oras na you had to stay dahil sa ganitong culture kung saan yung shift mo, order mo, process. So, curious lang ako. Honestly, madali lang naman itong ayusin. Dapat lang mag-set ng rules and boundaries si management kung paano yung proper culture. So, dapat yung ganitong process, dapat hindi na. Dapat acceptable na ipasa sa next shift. Tapos, ibang rules na nakikita kong mali talaga sa atin is dapat may coordination sa ER and sa mga doctors. Primarily, yung mga attending physicians talaga na during this time, dapat hindi kayo pwede mag-rush ng mga doctors o mga orders sa ganitong time. Unless talaga emergency. If pwede, huwag niyong expect parang ganun. So, there should be a rule about these kind of things. And ganun na rin sa ER kung saan wala mo nang admission during this time or transferring during this time. Kasi nga, alam mo yun, shift report or shift change. So, dapat may enough time kung saan makapag-adjust yung mga nurses sa floor din. So, yeah, I really hope na magkaroon ng ganitong change sa atin sa Pilipinas. It will be a better working condition. So, number 3, mga kawan, lessen dapat yung non-nursing work. Yes, putra guys, ang dami talaga ng title natin mga nurses sa Pilipinas. Mga issue na gaya sa AC, sa TV ng remote, sa cable channel, sa pagkain, sa paglinis ng room. Ang pinaka-hatos ko talaga is number 1 is yung billing. Yep, yan talaga ang super hatest ko. Bilang isang nurse and bilang isang head nurse before, that's the worst talaga na mangyari sa akin. Lalo na when it comes to like issues sa billing, tapos ipapareview lahat. Ah, grabe, ang super toxic talaga niyan na nakakaubos ng oras. And minsan ibang relatives, naghihingi ng discount sa'yo. Sino nakaka-relate dyan? Ganun yung experience ko before ha. So, that should really be not our case. That should not be our problem. Dito mga kawan, normally, wala. Usually, we stick to nursing lang talaga. Kung meron mang ganitong konti, super kaunti-kaunti lang talaga. So, definitely po, yung mga non-nursing related po, dapat hindi natin cargo yon. Definitely hindi natin cargo. So, management should imply po dun sa mga nurses nila na hindi nila dapat cargo yung ganitong issues. Yep, definitely not. Dapat may proper coordination sa ibang departments like sa biomed, sa IT, sa like utilities, sa billing number 1. So they should fix something about sa culture na to kung saan hindi na cargo ng mga nurses. Like dito sa US Makawan or kahit nasa Singapore ako, never ever ako nagkaroon ng issue about sa billing or tinanong about sa billing. Kasi hindi practice talaga ng mga nurses doon. Hindi na tin concern yung about sa billing statement sa mga patient care. Wala tayong question doon. So, if ever may question sila, tawagan nila yung billing department, punta sila sa baba, wala akong alam sa price, wala akong alam sa kung paano yung proseso ng pagbayad, or paano yung discount, kung paano and all those things. So, wala akong idea. So, isa-shrug off ko lang, sabi ko, ay, wala akong alam dyan, tawagan nyo na lang yung billing department. So, yung linya ng mga nurses dito, mga kawan, if may complain yung patient and all those things, sasabihin lang namin na, I just work here, so I'm not sure about the issues. How I wish they can fix these issues. So, ganun. Ganun sasabihin ko. Ganun sinasabi ng mga kasama ko rin dito. Kasi nga, hindi ikaw may kasalanan kung bakit ganun yung process sa hospital. Hindi ikaw may-ari ng hospital. Period. Okay? You just work there.
So kung may issue sila, may mga papers naman sila pwedeng i-fill up or yung comment section, encourage mo sila. So ipasa mo sa management, ipasa mo sa may-ari ng hospital. So sila dapat mag-take care nun. So definitely huwag nyong i-cargo yung mga ganong issues. Just like pass it on kung sino man talaga responsible doon. And one thing to add, mga kawan, so for most places nag-work ako dito sa hospital, every station, meron kami mga clerk talaga. So, kahit nung sa Singapore, may clerk talaga kami. Kasi ang dami mga paperwork na dapat hindi cargo ng mga nurses, dapat like mga clerical lang staff lang na i-hire nila na medyo sa minimum wage, na pwede nilang i-settle sa level nila. So, super nakakagaan ng loob. So, sila nagbabuffer sa mga ganong issues kung saan mag-focus na lang kami sa nursing care doon sa patient. And it does help. It really, really does help. So, number four, mga kawan, protect your staff from abusive patient or relatives. Yes! Ito talaga, makita ko talagang difference between working sa Philippines and sa US. Aminin natin sa Pilipinas, ang daming patients na super feeling entitled. Dahil kasi nagbabayad sila, kasi maganda yung health insurance nila, so parang tinatrato tayong alila, which is talagang hindi talaga dapat. Kaya dito sa US, super appreciate ko talaga yung mga hospitals na may nakalagay na signage na please respect the healthcare workers or else. Maganda. So, super ganda ng ganong message, mga kawan, na parang pinapahiwatig na huwag mong abusuhin yung mga healthcare workers. And hindi naman talaga dapat. Dito kasi, if may mga ganong patient or relatives, hindi dapat tinotolerate. Sinasabi sila, no, we're not doing this. This is unacceptable. And normally, pwede namin tawagan yung mga security. And sa security, ipapaalis yung mga tao na yun. Yung security dito, astig mga security dito. Hindi pareho sa atin sa Pilipinas sa parang bow. Kasi feeling security lang work nila. Kaya parang feeling nila mababa sila versus sa mga customers. Dito, hindi. Security sila. Period. Kaya kung anong gusto nila sasabihin sa'yo, umalis ka, umalis ka. Wala kang magagawa. Kung hindi ka alis, pwede kang ipapulis. As easy as that. So, I really hope na may ganun tayong culture sa Pilipinas din. And I really wish na chine-change natin. Problema kasi sa Pilipinas is ang protect is hindi sa staff eh. Hindi protect sa hospital, employees, and all those things. Protect the money. So, yun ang main problem talaga sa atin. Pinoprotektahan yung mga customers. Kahit na physical abusive, verbally abusive, alam mo yun na parang hindi na talaga tama. Ang ending is, wala nang nurses na gusto mag-practice sa Pilipinas dahil sa ganong culture. So, I really wish ma-change natin to. Then, number 5 po. Isa to sa pinaka-ayaw na ayaw ko talaga. Kasi ang pangit ng writing ko, yung bagal ko magsulat. Is yung redundancy sa documentation. Super nakakainis mga ito, mga kawan. And usually, ginagawa natin yung redundancy for the sake of convenience ng doctors. So, parang ganun yung practice ng ibang hospitals namin before. So, parang feeling ko maling-mali yun eh. So, we should definitely eliminate yung mga bagay na paulit-ulit or duplicate or unnecessary things na ganun. Kasi nakaka-stress, nakakadagdag ng time na hindi naman talaga kailangan eh. Kasi everywhere else, mga kawan, they are trying to move, maging modernized. Kung saan hindi mo na kailangan mag-document lahat, naka-computerize na. And it really helps. It really helps lessen po yung time sa charting, documentation. Tapos, dun ka mag-focus sa patient care. It really helps talaga. So, super convenient talaga, based on experience. Kasi nag-work ako kung saan paperwork, tapos nag-transition sa computerization, super dali. Nabawasan talaga yung charting time ko. Unfortunately, feeling ko sa Pilipinas, hindi lahat ng hospitals kaya maging modernized. So, I understand kung mag-stick sa paperworks, pero dapat iayusin yung paperworks kung saan lessen time yung documentation. Ganyan na lang dito sa US or kahit nun sa Singapore ako, mga kawan. Yung documentation nila is parang nakatik-tik lang eh. So, parang select na lang, checklist na lang kung ano yung mga parang gusto mong i-document. Para hindi mo na kailang isulat lahat eh. So, nag-revise sila ng form kung saan it makes it easier po sa mga main nurses kung saan nag-aalaga sa pasyente. Para maging mas faster time na mag-documentation and more time po sa bedside care. So, yun naman talaga aim natin eh. Magbigay ng proper care. Proper care means kung pwede, sa bedside, diba? So, hindi yung puro na nakayuko lang tayo. And yung mga ruling sa atin sa Pilipinas, yung mga advanced charting, o yung mga, yung mga half-end close, mga ganun. So, hindi ko na talagang na-experience yung ganung problema ever since umalis ako sa Pilipinas. Kasi, aminin natin o hindi, yung mga documentation na ginagawa natin, yung essay type, most of them are nonsense talaga. Most of the documents, yung mga wordings, ha? Yung importanteng part lang doon, super konti lang. Diba? Ganun naman eh. Minsan yung mga format ulit-ulit lang, continue care, pass the next shift, mga ganun. So, dapat hindi na ganun eh. Yung importanteng bagay na lang eh.
Kung gugustuhin, kakayanin talaga palitan yung mga forms na yun and yung process. So number 6 mga kawan, itong gusto kong i-try i-adapt ng Pilipinas, magkaroon ng PRN staffing or as needed staff. Dito kasi sa US, usong-uso yung ganito mga kawan na tipong hindi nakalagay sa roster yung scheduling talaga na kung saan pwede mo silang tawagan and ask if gusto nila magtrabaho. So I think this will be advantageous po sa ating mga hospital sa Pilipinas kasi marami sa ating mga nurses is hindi nag-work sa bedside and marami din sa atin is gusto mag-work sa bedside na part-time. So parang ganun yung PRN is parang part-time nursing job. So kung marami kang kukuha ng mga part-time job, lalo na yung mga gustong kumuha na experience na pa-abroad, na pwedeng pag-work every once a week, tapos kumuha ka ng maraming PRN, that will help solve po yung problem. So management and HR should come up with a solution po about sa ganitong offers. And I assure you, this will definitely help po yung pagkakulang ng staffing natin sa Pilipinas. Kasi ang maganda dito mga kawan is hindi yung primary staff yung regular staff ang magiging dehado. Kasi kung saan minsan may kulang, may absent, ang unang tinatawag talaga is yung regular staff. So parang nasisira yung work-life balance ng regular staff mo. Kung nasira yung work-life balance nila, most likely hindi sila mag-stay masyado sa hospital mo for a long period of time. And I am sure, being sa management side, ayaw natin mangyari, mawala yung mga regular staff natin, di ba? So we should have like a pooling of staff kung saan pwede mong tawagin, i-contact kung gusto nila mag-pick up ng shift na to para at least makakuha sila ng experience plus makakuha ka ng staff na magko-cover para dun sa nag-absent. So I really think this will help po talaga both ways po talaga sa ating mga nurses and hospitals sa Pilipinas. Number 7 po is yung ratio. Sana naman sa Pilipinas, hindi na one nurse is to one ward. Diba? Ganun usually ang scenario sa mga public hospitals. So hopefully nagbago na ng ratio sa atin sa Pilipinas. Pa-comment below kung ilan yung ratio nyo ha. Kasi I'm really out of touch na kung ano yung mga typical ratio sa Pilipinas. So, for those management naman kung saan sa Pilipinas na marami talaga yung staff na hawak nila, sana naman hindi nila expect na quality care. Kasi hindi mo talaga makapagbigay ng quality care if super dami ng patient. Sa mga gusto ma-inspire, dito sa US mga kawan, ang typical ratio na nakalagay sa kontrata is from 4 like to 7 patients. But very rare kami mag 7 dito. It's usually from 4 to 5. Yun yung average na patients namin dito. Yep, ganun lang. So magaan ang buhay talaga versus sa Pilipinas. May mga times na matatoxic ka pero hindi all the time. Hindi normal na umuwi akong late dito. Very rare. And uwi man akong late dito is medyo kusa. Kusa or bukas sa loob. So walang pursahan na magstay talaga sa ganung scenario dito. So super super mas okay talaga life natin dito sa US as a nurse. So I really encourage kung gusto nyong pumunta sa US, please try to do the first thing and get your NCLEX. And the last but not the least mga kawan is yung sweldo. Definitely yung sweldo natin sa Pilipinas is super baba. Though I am happy to see po yung mga changes dahil sa COVID, tumaas yung mga rates, pero nung umuwi ako sa Pilipinas, ang grabe ng inflation eh. Yung gastusin ha, sa grocery ha, halos same lang ng gastusin dito sa US, dito sa state ko. Halos same lang. Kaya gulat na gulat ako sa price na parang halos ang mahal na. Tapos yung sa sweldo, if ko-convert mo, parang lugi ka eh. So parang, we should have like a say na dapat taasan pa yung sweldo natin mga nurses. Kasi dahil sa inflation, parang hindi na worth it talaga yung ganung trabaho eh. And yung trabaho natin super bigat, lalo sa Pilipinas. Kaya believe po ako sa mga Filipino nurses na nag-stick dyan sa Pilipinas, super bigat ng trabaho, but for whatever reasons, they can't leave or they don't wanna leave. So yeah, they have the right kasi may mga disadvantage din naman kung pupunta ka abroad. So they have all the reasons. And I would say po, grabe, thank you and super thankful ako sa service nyo pagdating sa bayan. Sa US kasi mga kawan, maganda yung sweldo kasi pinaglalaban nila. Yes, until now po, yung sweldo, pinaglalaban ng mga nurses dito. So most of them will really like raise their voices and stand firm po sa mga rates. Nakita nyo naman na ilang strike na sila dito sa US, di ba? Kahit maganda na yung sweldo na yun, mas gusto nila mas higher. And it works. Alam nyo bakit? Because they work together. Yun po ang problema natin sa mga nurses sa Pilipinas. We don't work together. Hindi tayo nagkakaisa eh. Yung mga tipong strike na gusto natin mag-strike, mag-ganon, hindi lagi natutuloy eh. Diba? So parang ganon. Kasi hinayaan natin si management na may say sa ginagawa natin. We should stand po for our profession po together para itaas yung level ng care. And nakita naman natin, during sa COVID time, nagawa natin kung saan nakita nila importansya ng mga nurses. So I really wish you could still stand together and fight po sa mga things na you deserve.
Yes. And mga Filipino nurse, definitely, you deserve more. Super, super duper more. If compared sa workload ko dito, I think yung sweldo ko dapat sweldo nyo. Honestly. So, I really wish we could do that. So, I hope I can bring change po by creating these videos. And kagaya ng mga ibang Filipino nurse influencers dyan, hopefully we can make an impact po sa larangan po ng nursing culture natin. So, if you have more things na tingin mo dapat baguhin ang culture sa Pilipinas, please comment down below lang. Again po, Happy International Nurses Week po sa lahat. Ako rin po si Nurse Juan de la Cruz, your RFW nurse. Thank you for watching. God bless. Bye-bye. Stay safe.